Pinaghuhuli ng mga otoridad ang mga pampublikong sasakyan na lumabag sa 70% capacity ngayong naka-alert level 2 ang Metro Manila. Live mula sa Muntinlupa, may unang balita si Darlene Kay. Darlene? Patuloy ang IACT operations dito sa Alabang Muntinlupa at ilang motorista na yung pinara at hinuli ng mga otoridad dahil sa iba't ibang violations. Sa pagpapatuloy ng regular na operasyon ng IACT sa kalsada, ilang motorista ang hinuli dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko, pati sa mga regulasyon na may kinalaman sa COVID protocol sa mga pampublikong sasakyan. Ang isang jeep hinuli dahil sobra-sobra ang mga pasaherong sakay. Sa ilalim ng alert level 2, 70% lang dapat ng kapasidad ang isinasakay ng mga pampublikong sasakyan. Imbis kasi na 18, 20 ang sakay ng jeep. Depensa ng driver, hindi niya alam na sobra na ang kanyang sakay. Dispatcher lang daw ang nagpapasakay at nagtiwala siya sa bilang nito. Abala naman daw para sa ibang pasahero na papasok sa trabaho. Di kasi sila basta makakababa at makapagpara ng ibang sasakyan dahil national highway ito. Samantala, na-impound naman ang isa umanong kolorum na PUV. Ayon sa IACT, nahuli kasi itong illegal na nagsasakay ng mga pasahero galing sa Masbate papuntang Valenzuela. 2,500 pesos daw ang singil kada pasahero. Pero itinatanggihan ng driver, pati mga, ang sabi niya, mga kamag-anak, pati kapitbahay daw ang sakay ng sasakyan niya. Nanghuhuli rin ng mga motorsiklo na walang helmet yung rider o kaya naman substandard ang suot na helmet. Susan, samantala kahit nagsimula na ang morning rush hour at tuloy pa rin yung pamamara ng mga otoridad, hindi naman bumibigat yung daloy ng trapiko dito sa National Road sa Alabang. Yung parehong lane niya na papasok sa Muntinlupa at papunta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang unang balita dito sa Muntinlupa. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipinas. Darlene, yung mga nahuhuli nilang lumalabag doon sa 70% capacity, ano yung mga katwiran nila? Ano yung mga dahilan para maging malinaw din sa mga otoridad? Bakit ba lumalabag itong mga ito bagamat alam nila na umiiral pa ito? Iba-iba yung dahilan ng mga nahuhuli, Susan. Yung mga violations na karaniwan na hinuhuli ng mga otoridad ng IACT, yung sobra-sobra sa maximum capacity yung kanilang isinasakay o yung iba naman, kolorum na mga vehicles. Katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga jeepney driver na nahuhuli, ang sinasabi nila hindi nila nabibilang dahil tuloy-tuloy yung pagsasakay ng mga pasahero o kaya naman dispatcher o ibang tao yung nagpapasakay. So kahit alam nila, ang sinasabi nila ay alam nila yung mga regulasyon, lalo na ngayong nasa ilalim pa rin tayo ng alert level 2, hindi daw nila alam na nagva-violate na sila, Susan. Okay, maraming salamat, Darlene Kay. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.